Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., minsan sa buhay natin ay may mga bagay na magpapaalala sa atin ng mga nakaraang gustong-gusto nating balik-balikan. Magandang araw sa inyo, Popoy at Bettina. Ako nga pala si Jimmy, 57 years old, at ako ay isang avid listener ng Dear M.O.R. Noong nasa ere pa kayo ay lagi kayong naka-on sa radyo ko sa aking mumunting karinderya. Noon pa man ay may kahiligan na akong magluto ng kung ano-ano. Masasabi mo na nakuha ko ang hilig na ito sa aking nanay na si Nanay Presi. Kakaibang babae ang Nanay Presi ko. Siya yung tipong handang makipagsigawan sa mga kapitbahay pag alam niyang naargabyado kaming mga anak niya. Alam na alam din ng nanay ko pagka masama ang loob ko dahil sa tuwing uuwi ako na malungkot ay laging nakahanda ang paborito kong luto niya. Sobrang sarap na mga pagkaing iniyahain ni Nanay Presi, Popoy at Bettina. Dahil nga dito ay ginawa ko na ring career ang pagluluto noong tumanda na ako. Popoy at Bettina, sa bawat pagkakataon ay lagi kong itinutulak ang sarili na malinya sa mga trabahong may kinalaman sa pagluluto. Nagumpisa ako sa pagiging boy sa isang Chinese restaurant sa Binondo noon. Doon ako natuto kung papaano gumalaw sa kusina, kung papaano gamitin ng maayos ang mga gamit sa pagluluto. Taon ang lumipas bago ako nakahanap ng trabaho sa barko bilang isang cook. Dito mas nahasa pa ang kakayanan ko sa pagluluto. Sa barko ko rin nakilala ang babaeng mamahalin ko panghabang buhay. At siya nga, si Elena. Noong nakaipon na kaming dalawa ng aking mahal na si Elena, ay nagdesisyon na kaming dalawa na magpaksad. Popoy at Bettina, ang kasal nga namin ni Elena ang huling okasyong inabutan ng pinakamamahal na Nanay Presi ko. Hindi ko masukat kung gaano ang sakit na naramdaman ko noong pumanaw ang aking Nanay Presi. Hindi man lang nakita ng nanay ko ang magiging unang apo niya sana na si Jim Boy. Sa puntong iyon sa buhay ko ay napaisip ako kung dapat ko na bang itigil ang paghahabol sa pangarap kong maging isang magaling na chef. At doon ko naisip na baka oras na para ibuhos ko ang aking panahon sa aking itinataguyod na pamilya. Sa tulong na nga rin ng aking asawang si Elena, ay nag-decide ako na huwag bitiwan ang tanging pamana ng aking Nanay Presi. Gamit ang natitirang ipon ko sa pagbabarko noon, ay nakapagbukas ako ng mumunting karinderya kung saan ako naghahain ng mga pagkain na itinuro at ipinasa sa akin ng nanay ko. Popoy at Bettina, dito ko unti-unting natanggap na wala na nga ang Nanay Presi ko. At doon ko rin napagtanto na nabubuhay sa mga leksyon niya sa akin ang aking ina. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga bagay na itinuro niya sa akin. At habang nabubuhay ako, ay iaalay ko ang lahat ng bawat rekado, ng bawat sangkap, at ng bawat langhap para sa aking pinakamamahal na Nanay Presi. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Ano ba nga? 35 ang oras natin sa buong Philippines, kapamilyang kamorkada. Naghanap tuloy ako ng mga pagkain ngayon. Bigla ako nagutom. Pagkapagkain talaga pinag-uusapan. Parang automatic yung utak natin. Biglang sinasabi, nagbibigay ng signal sa tiyan natin na, uy, gutom ka na ngayon. Sige, kumain ka na. Nakakaloka. Ay, nako. Ay! Kakatuwa naman itong mga pamana ng lahi. Marami mga pwedeng mga ipamana sa atin, mga kapamilya, no? Ang ating mga magulang.
'Di ba? Hindi lang yung naiisip ninyo na mana-mana na napapanood natin sa pelikula, 'di ba, na mayroong bahay at lupa, may mansyon, may mga sasakyan o business, 'di ba, ng mga pinag-aawayan ng mga magkakapatid. Alam niyo yung iba, yung kung paano lutuin, 'di ba, ang isang ano tawag mo diyan, putahe. Katulad ng nanay ni Bettina, ano yung niluluto nga bulalo. 'Di ba? Meron hung ano yun, merong tamang timpla na nagustuhan ng lahat, na hindi basta-basta na iano, na hindi basta-basta ipinapasa. Meron yung ano tawag mo diyan, secret recipe, ika nga. Original recipe na galing lang talaga sa kanya na siya mismo. Kasi marami tayo, alam mo tayo, ano tayo eh, mahilig tayong mag-invento ng mga pagkain, di ba? Kung ano yung suwak sa panlasa natin, yung mga kanununuan natin, mga beshwa pa. Yun sila, ang dami nang na-invento mga pagkain, mga putahe. Pinapasa nila sa ano, sa mga kamag-anakan nila. Mabuti naman yung iba, di ba? Pinagpatuloy yung iba kinalimutan. Sayang. Kasi mga ganitong pamanang putahe talaga, sabi na edible memory daw to eh. Hindi lang to basta pagkain eh. Meron kayong ipinapasa ding memorya, di ba? Meron kayong experience sa pinapasa din sa mga kamag-anakan ninyo. Di ba? Yeah. At alam mo dito sa amin, ano, Bettina, alam mo yung mga simple mga kakanin, di ba? Mga puto, ganyan, mga kung ano-ano, successful noon sa kanilang mga ninuno. Diba, successful sa mga ninuno nila. Pero kapag ka tinanong mo paano ba ginagawa ito, ay hindi, secret yan. O tapos, alam mo kahit minsan mga anak, hindi nila alam. Yung isa lang doon sa mga anak na pinagkakatiwalaan ni nanay. Kasi hindi mo pwedeng ano eh, hindi mo pwedeng basta lang ibigay yung recipe mo. O dahil kapag ka nakopya na yon, yung pinagkakakitaan mo at ng pamilya nyo, pwedeng mawala na. 'Di ba ganun 'yon eh? Pwedeng mabawasan na o magaya na. O kaya yung iba may hinahanap eh, 'di ba? Kahit tayo parang ay ano to, hindi ito yung original na ano. Pagka kinakain na natin, hindi ito yung original. Mas masarap pa rin yung dati. Kaya mas masarap, 'di ba? Pagka may gumagaya, alam natin kung ano yung babalikan natin. Ang sarap nga eh. Ang sarap na ma-experience. Minsan din, nakaka-experience din tayo na kumakain tayo sa isang kainan. Tapos pagtikim natin ang pagkain, may mga naaalala tayo. Ay, parang ano, itong pagkain na to, nire-remind ako nung kabataan ko na, ay, ang saya nung kabataan. Kasi lagi kaming nakakain ng ganito klaseng putahe. Sa mga kakanin, ang laging pinapaalala sa akin, yung tatay ko naman. Kasi bago daw ako pinanganak, kasi December 24 ako eh, nagme-negosyo ng kakanin yung tatay ko. So lahat ng mga kakanin na panis nung time na yon dahil pinanganak na yung lola mo na December 24. Naghahanda pa naman sana siya para dun sa mga ibibentang kakanin. So ayun, very special yung kakanin para sa amin. At naging ano din, ang kabuhayan ng pamilya namin yon na, ng konting panahon, di ba? Ng ilang taon, ganyan. Kung sana, bibigyan ng pagkakataon. Kaso sayang, hindi, wala sa amin ang nakamana ng ganun na recipe papa. Paano lutuin tong ganito, ganyan, sayang. Tapos nakakatuwa pa, no, kapag kayong mga nagluluto ang nag-uusap-usap, meron yung sinasabi silang merong tamang pagsangkot siya dyan. Yeah, may tamang oras lang ng pagbabad. Diba? Kailangan, ay, pagka ganyan, dapat overnight, nakaano na yan. At iinit mo sa umaga, pero sa gabi pa talaga lulutuin yan. Ay, alam mo yung nakakatuwa sila, parang napaka-scientific ng approach. Pero, diba, throughout the years, yun yung natutunan nila at dun sila pinaka-napuri. Diba? Kaya yung iba sasabihin mo, ang mahal naman ng pagkain ito. Diba, kakaperanggot lang naman. Pero kapag tinikman mo, yun yung binabayaran mo eh. Diba, the preparation and everything. Yun, yung oras, hindi lang yung pagkakaluto. Nabanggit mo nga lang din, meron talagang unique na paraan na pagluluto ang mga Pinoy. Kasi naalala ko dati, meron akong na-feature na may isang putahe siyang ginawa na ang sabi niya, ang gabi, dahon ng gabi daw. Kailangan mo lang siyang kunin ng gabi. Kasi pag umaga mo siya kinuha, kakatiyan. Yung mga tipong ganyan, parang mayroon silang mga ritual-ritual. Oo, ganyan, na dapat pala gabi lang kinukuha itong ganito, ganyan-ganyan. Ay, totoo ba? Doon bang inaani? Oo, parang may sinusunod. Ay, laing yan siguro, yung laing. Yeah, oo, sa Bicol yun eh, kasi may na-invite dito. Nakakaloka. Kasi may ano, kasi pagka, may, ako paborito ko rin ng laing, ano, hello kay Ate Mel na nanonood sa atin ngayon. Yung luto ni Ate Mel,
never ako nakatikim ng kumati sa dila ko na laing. Dahil hindi lahat ay kayang magluto ng laing na hindi makati sa bibig, sa dila. Kapag ka makati, ibig sabihin hindi pa expert yung nagluto. Ganun daw yon. Pero kapag ka swabe ang kain mo at hindi ka nga nangati, yon expert na yung nagluto, no? Experiensado. Yung special na technique na yan, naipasa din sa kanila. Kasi minsan, hindi mo naman mababasa sa libro ko. Ano ba tamang pag-ano nito? May mga ganito pala na dapat ginagawa, preparasyon sa pagkain. Yeah. Natangin yung mga ninuno lang natin, mga yes, nakakatanda sa atin, silang naging beto ng ganitong paraan, special na paraan, na effective naman din talaga. Totoo naman. Oh, sila yung mga ano, no? Sila yung mga unang nakaalam ng mga ipinagbabawal na technique. Diba? Hindi sila takot mag-ano eh, sumubok-subok mag-eksperimento eh, 'di ba? Walang limitasyon dati. Ngayon, gagawa ka lang ng konting putahe na ganyan, ang daming pupuno sa iyo na, ay mali yan, mali yung ganyan mo, yung style mo, may itong tamang paraan. Talaga ba? Okay, sige. Sabi dito ni Emil Edna, sus, ngayon ko lang na-feel yung love ng mama ko sa pag-aaruga niya sa mga kids ko dahil malayo ako sa kanila. Noon, mas na-feel ko ang love ng tita ko dahil sa kanya ho lumaki. Mula mamatay ang papa ko at iniwan kami para magtrabaho si mama. Okay. Nag-throwback si Emil. Okay. Ito, sabi niya, Pawi Royo, that's the sweetest thing you can ever do to your parents, Jimmy. Diba? At lagi ko ding sinasabi ito, na hanggat nandyan ang mga magulang nyo, mahalin nyo sila ng higit pa sa pagmamahal na ibinibigay nyo sa sarili ninyo. Kasi you will never know. Kiss your parents as if it's your last. Hug them as if you wouldn't want to let go. I'm actually emotional at the moment. I lost my parents when I was 5 years old. So hindi ko alam kung ano ang pakiramdam, ni hindi ko alam kung ano ang favorite niyang lutuin. And at the same time, I'm longing for that kind of love. So yeah, naiiyak na ako habang nagsusulat ng aking komento. Well, thank you, Pawi. Diba? Tsaka that's a proper way to honor, diba? To honor the legacy na iniwan sa atin ng ating mga ninuno, ng ating nanay, ng ating mga lolo, ng ating mga lola, no? Sa kanilang simpleng paraan, sabi ko nga sa inyo, minsan yung kanilang business na pinaghirapang itayo, yung kanilang mga luto na pinaghirapang aralin. At minsan, well, sa kaso naman namin, wala na, ang tatay ko kasi, alam mo, wala namang yaman. Diba? Ang tatay ko, wala rin namang yabang. Ako lang meron. Ako meron namang yabang. Oo. Siguro, doon na lang sa good looks, Bettina. Yun na lang yung minemaintain ko at inaalagaan yung good looks na lang talaga. Wala eh. Wala rin papamana sa amin. Sasaluhin kaya din ng mga anak mo yung pag-looks na ganyan? Nakakaloka, boy. Itigilan natin. Itigilan. Wow. Parang hindi na kayang lunukin ng mga viewers natin yung kinakain nila ngayon. Naumay. Ay, nakakalok. Pakayabang okay ni Popo. Hindi ko na nga binanggit eh. Okay, sige. Mabuti na lang dito kay Jimmy, no? Namanin niya talaga yung talento ng nanay niya sa pagluluto, di ba? Kasi may ibang mga anak, kung kunwari ako yung anak ng nanay niya, iba kasi yung gusto ko sa buhay, boy. Sayang kung, di ba, hindi ko mamana yung ganun. Sayang, mawawala ng saysay ang lahat kasi dun mapuputol yung tradisyon, yung mga pamana, yung memorya, yung experience, ang nakakaiba na tanging sa pamilya nyo lang umiikot, di ba? Mm-hmm. Ayan, kaya naku swerte kayong mga katulad ni Jimmy kung sakaling pinagpapatuloy niyo pa rin ang hindi pilit, kundi bukas sa inyong kalooban, yung naiwang legacy ng inyong mga magulang, dahil yan po ay pagkakataon, 'di ba, na maipagpatuloy at kahit na nga wala na sila, ayan si Nanay Presi. 'Di ba, wala na si Nanay Presi, pero nang dahil sa ginagawa mo, lalo na kung makikita mo yung Nanay Presi sa karinderya. Ganyan, yun pa rin, nandun pa rin. Ay, masarap ang luto dyan kasi si Nanay Presi noon. Ay, namana mo yung luto ng nanay mo talaga. Diba, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Kahit wala na si mami, kahit wala na si nanay mo, naaalala pa rin nila through you.
'di ba? At parang napaka ano noon, parang maipagmamalaki mo sa mga anak mo na, oh, si lola niyo, oh, maganda ang alaalang iniwan sa mga mamimili natin, balik sila ng balik. And I'm sure sobrang napaproud yung nanay mo sa'yo. Kung masasabi niya lang din talaga sa'yo, maibulong niya sa'yo, sobrang nakaka-proud ka, anak. Grabe. Yeah. Ayan, meron pang kadugtong ang kwento ni Jimmy, actually. So, pakinggan wala natin. Na. Oh, wala na ba? Mamaya, so, mamaya ka pa matutulog. Hindi kasi parang nakalagay dito, o oh, eto na po, magdademo na ng adobong manok si Jimmy. Charot. How to cook adobong manok. Para ikaw din ang magdedemo. Marami nakaka-relate dito sa kwento natin. Di ba ang dami mga culinary, ano? Ano yan? Graduate, ano ba, chef, mga ganyan. Oh, yung mga chume chef, ganyan. Ang mamahal, ha? Natin ang mga beshiwap. Meron akong kakilala na magaling talaga magluto. Chef, nanashot tabi ko ngayon. Ayaw nga! Hello nga pala, no? Kaya, andyan siya? Andyan ba siya? Nandoon sa ano, nandoon! Nagluluto. Nakakapit-bakay. Pinahiram ko muna. Ayan. Chef Marvin, happy listening to you. Happy viewing. Ganun. Diba, swerte ko, no? Kasi parang pa-everyday fine dining experience. Wow. So having a chef diba boyfriend. Nga. Wow. Naksaman! Naksaman. Ano bang pakulo niya mamaya? Ano bang may request ka? Ikaw ba nagre-request pa kaya Chef Marvin o sinusurpresa ka na lang? Kasi wala akong paalam-alam din sa mga pagkain, di ba? Siya, nag-ano din siya, nag-invento-invento din siya ng mga pagkain. Minsan, parang, minsan parang ako na rin yung gusto niyang pakuluan para lumambot-lambot. Yung ulo. Kasi otik sa ulo ko eh. Ganun. Okay. Kasi sobrang ansak ng mga luto niya. Alright. Naku mga kapamilya, ang tabayan na ng mga susunod na eksena. Diba? Siyempre, nung mga panahon na noon, iba yung opportunity na, na ibinigay kay Nanay Presi. Sa ngayon, nagkaroon ng ibang oportunidad. Iba rin ang mga pangangailangan nitong si Jimmy. Bagaman pinagpatuloy niya ang hanap buhay nitong si Nanay Presi. Ayan, pero maipagpapatuloy pa kaya yan. Maipapasa pa kaya sa salit-salin lahi nila. Iyan ang ating antabayanan mga kapamilya. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And your nag-iisang ate girl, ate mong maganda, Bettina Briones. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bettina, kahit papaano, sa tulong na rin ng pagtsatsaga at pagsusumikap, ay naging successful ang aming karinderya. May mga araw na talagang dinudumog kami ng aming parokyano na halos wala na kaming maiserve sa kanilang pagkain. Nakakatuwa lang talaga kasi hindi lang ako ang nage-enjoy sa mga luto ng nanay ko. Nakakatuwa kasi talagang masasabi mo na family effort ang lahat. Bata pa nga lamang si Jimboy ay dinadala ko na siya sa aming karinderya. Nais ko kasi sana na balang araw ay siya naman ang magmamana ng mga aral na iniwan ng lola niya sa akin. Kung may pagkakataon nga ay tinuturuan ko si Jimboy ng mga specialty ng Nanay Presi ko. Basta hindi ako pagod sa pagmamanage ng karinderya ay nagagawa ko siyang maturuan. Popoy at Bettina, habang tumatagal ay napapansin ko na lumalayo yata ang interes ni Jimboy sa pagluluto. Napapansin ko na mas dumadalas ang pag-alis-alis ng niya sa panganay ko para makigimik sa mga barkada niya. Noong una ay halos hindi ko na nga ito pinapansin. Iniisip ko na lang na baka nagpapahinga lang sa mga bagay na tungkol sa pagluluto ang anak kong si Jimboy. Ang importante ay sa tuwing umuwi siya ay nakahanda na ang mga gamit para maituro ko na sa kanya ang mga bagong putahe na hindi ko pa nga naipapasa. Akala ko noong una ay okay lang ang lahat ng ito kay Jimboy. Hindi ko naman inakala na ang dahilan pala ng pag-alis-alis niya ay para makaiwas sa mga leksyon na itinuturo ko sa kanya sa pagluluto. Medyo nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan nang sabihin ni Jimboy na wala na raw siyang interes pa sa pagluluto. Nalungkot ako, Popoy at Bettina. Masasabi mo na talagang
sumama ang loob ko kay Jimboy. Ang tanging pamana sa akin ng aking nanay ay ang mga aral na itinuro niya sa akin sa kusina. Hindi ba maiisip ni Jimboy na ginagawa ko ito dala na rin ang pagmamahal ko at pagrespeto ko sa estado kung saan kami nagsimula? Mahirap bang unawain na mahalagang matutunan niya ang mga ito para magpatuloy ang pangarap na itinanim ko nang buhay pa ang nanay ko? Popoy at Bettina, matanda na rin ako. May mga nararamdaman na rin akong sakit sa katawan at nais ko sanang maipasa na ang mga ito sa aking anak dahil siya lang ang magbabaon ng mga aral na ito sa susunod na henerasyon. Paano nga kung mawala na ako? Wala nang makakaalala pa ng mga masasarap na pagkain na hatid ng aking nanay Presi. Popoy at Bettina, papaano ba ito? Gustong gawing iba ang anak ko, pero gusto ko sana ay mabigyan man lang niya mapagbigyan man lang niya ang kahilingan ko. Ano bang paliwanag ang dapat kong sabihin para mapag-isipan ng aking anak? Sana ay matulungan ninyo ako, Popoy at Bettina. Maraming salamat na agad dahil alam ko na matutulungan ninyo ako. Maraming salamat sa inyong lahat at more power. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jimmy. Ito na nga ba yung sinasabi natin eh, di ba? Dito na pumapasok yung problema kapag yung anak mo hindi interesado sa ipapasa mo sa kanya. Aha. Ayan, katulad ni Jamie kanina, kung maalala naman din natin, ano? Nagkaroon siya ng interes sa pagluluto, but then, nagkaroon din siya ng interes para i-improve yung paraan nga lang. Sa kusina rin siya. Diba, sa kusina rin naman siya umending. Oo, kumbaga nagkataon. Hindi naman napalayo. Kumbaga nasa linya pa rin. Pero, well, dito nga kay Jimboy ay parang gusto niyang umiba ng linya. Maganda naman intention ng tatay niya na si Jimmy actually. Kasi gusto talaga na mabuhay talaga eh. Kung ano yung naipasa-pasa na sa pamilya. Kaso nga lang, iba yung gusto ng anak niyo eh. Diba? Hindi natin maipipilit sa mga anak natin kung ano yung gusto natin para sa kanila. Kasi oo, nakakapanghinayang na merong isang tradisyon o ano ba yung pamana na mapuputol sa pamilya. Pero mas nakakapanghinayang yung may isang pangarap ang mamatay dahil sa ipinilit mo yung pangarap mo para sa kanya. Diba? Pangkong ganun. Ayan. Sabi nga ni Jeng Alcantara, listening here in Lebanon, maraming salamat sa everyday na good vibes from you guys. Ang paborito kong niluluto ng mama ko ay yung maraming luya at labuyo. Siling labuyo at organic na suka. Ayan. Ano bang tawag dun? Sinamak. At sinamak. Okay. Noraline, alam mo kuya, hindi pare-pareho ang gusto ng mga tao. Ikaw, gusto mo yung pagluluto at walang masama doon. Sana po intindihin mo din yung anak mo kung ayaw niya sa mga ipinapagawa mo. Kasi may sarili din siyang desisyon sa buhay kung ano ang gusto niya maging pagdating ng panahon. From Noraline. Yun, nasan pa ba yung iba? Ang kailangan mong gawin, turuan mo ng pakonti-konti, huwag mong bibiglain. At balang araw ay gagawin din yan sa pagluluto. Gagawin din niya yan sa pagluluto para sa'yo bilang ama. Salamat. From Aya Siroth. Talagang sa buhay, you cannot please everybody. Kahit kapamilya mo pa yan, Jimmy. Like sa case mo, hindi ko mo sinundan mo, yapak ng nanay mo, eh yun din ang gagawin ng anak mo. Kahit ituro mo pa yan sa kanya kung hindi naman siya interesado or ayaw niya talaga, mahirap ipilit. Siguro, ibang path yung gusto niya at tanggapin mo na lang yun at suportahan mo na lang kung ano ang gusto ng anak mo na maging from Annabelle. Yun na, nagkakagulo na nga yung mag-ama eh, di ba? Kasi parang nagre-rebuild yung bagets, di ba?
Yun ang dating kay Jimmy, nagre-rebelde siya. Diba? Kasi magkaiba yung gusto nila. Diba? Pero if you come to think of it, ina-express lang naman nung bata yung kanyang sarili. Diba? Na sa tingin niya, dito ako mas magiging maunlad. Alam mo, ganyan din yung nangyari sa amin, ano, ng tatay ko. Although hindi kasing stiff ng hindi kasing stiff nitong kay Jimmy. Ayan, dahil dadalawa kami, kasi ang mga paring Agripay, pwede makapag-asawa naman. Diba? Kung yun daw ang concern namin, pwede kayo mag-asawa. Kasi ang tatay ko ay pare. Ayan, sabi, sana meron daw magmana sa amin ng isa sa kuya ko. Ayan, well, nakikinikinita yata ng tatay ko noon ay ako. Kasi nga, diba ako yung mukhang mabait? At ako naman talaga yung mabait, Bettina. At para naman, para nangingiwi ka naman habang nagkikwento lang naman ako. Mabait ako. O, napapakyut lang ako. Sabi ko, Tama. Yan, gumagal si Bettina. Pero alam mo, hanggang ngayon, diba, habang nandiyan pa naman yung tatay ko, he's 75 years old, he's been a good leader para sa kanyang mga kasamahan, ano? Kahit sinasabi nila, alam mo yun, kahit kakausap ka ng ibang tao, bakit hindi nyo sundan ang yapak ng tatay ninyo, bakit hindi ganito, bakit hindi ganyan? All I have to say to them and to my father, no? Sabi ko, talaga hong magkaiba yata ang linya namin. Bagaman na suportado namin ang tatay namin all the way at suportado niya kami all the way, di ba? Yun naman ang sinabi niya. Sige, kahit sa pagkuha nyo ng kurso nung college, kayo ang bahala. Di ba? Ako lang naman ay merong kahilingan. Pero hindi naman yun ini-impose ko sa inyo na dapat maging ganito ka, dapat maging ganyan ka. Tingin ko dun sila nagkaiba nitong si Jimmy. Di ba? Si Jimmy kasi is trying to impose something doon sa kanyang anak. Diba? Na hindi dapat mong ipagpatuloy to. Kaya medyo stressful at napaka-rigid mo sa plans niya. Isa din kasi yan po sa bagay na hindi niya nakuha talaga sa buhay niya. Kasi nga, diba, naudlot yung plano niyang maging chef. Diba? Mm-hmm. May mga magulang tayo na yung mga unfulfilled goals natin, dreams in life, ipinapasa natin sa mga anak natin, diba? Yun yung gusto natin na, ay, ikaw mag... Kagaya nung naalala ko yung hinose kong kasal last time, sabi. Sinong may gusto na dito yung venue natin? Hindi pala yung couple lang may gusto, yung magulang pala. Kasi yun yung pangarap niya na ikasal sa lugar na yun at makita ng mga taga-lugar nila na ay may bonggang kasalan kasi pangarap niya talaga na ma-experience yung bonggang kasal. Hindi naman pala yun yung gusto ng anak. So parang ipinipilit mo yung isang bagay na hindi naman kagustuhan ng isang tao para lang pala sa'yo. Di ba parang din yun? Parang medyo off din yun. Ayan, kung medyo low profile lang o lang yung anak mo, no? Tapos ikaw, dahil sa meron ka na, ngayon ready ka na, well, pero nabayaran ka naman, ha? Nabayaran? Wala naman akong reklamo doon. Pahala ka. Okay. Kala ko hindi pa kompleto bayad, kaya mo ini-splok eh. Sinirano. Kulang pa pala. Kulang pa po ng palumpi. Kung dalawa lang yung na-deliver sa akin. Charas. Okay. Sabi ni Felmar Flores, minsan Popoy, Popoy at Bettina, kailangan din natin intindihin ang anak natin. Minsan iba kasi yung priority nila. Kumbaga, tayo na lang ang gagabay at susuporta kung saan niya gusto o kung ano ang pangarap niya rin sa buhay. Kausapin niya yung anak niya para malaman niya kung ano yung gusto niya at suportahan na lamang natin kung ano ang gusto niya. Happy listening mula sa Laguna. Ito pa po'y malala. Marami pala akong naging kaklase dati na kumuha ng kurso pala na hindi nila gusto. Ganyan. Isa pa yan. Isa pa yan. Wala silang magagawa dahil respeto nga sa mga magulang at wala naman silang kakayanan na pag-aralin yung sarili nila. Kinukuha nila dahil yun yung gusto ng mga magulang nila. Alam nyo ba, hindi natin napapansin mga magulang. Pinapatay natin unti-unti yung self-esteem ng isang tao, ng bata. Parang ninanakawan natin sila ng future nila, yung mga dreams nila sa life. Kasi mas pinupush natin yung choice natin, yung mga choices natin para sa kanila. Yung dreams nila parang na-echapwera, yung goals nila parang na-echapwera. Nakakaloka yung ganun. Mm-hmm. Ayan, nakakatuwa lang rin, ano? Yung nanay ko pala is a nurse. Yung dalawang kapatid ko, sumunod sa kanya, yung dalawang panganay, nakita ko, ay, sabi ko, akala ko nung bata ako,
Ah, okay. Kasi yun lang yung dalawang hanap buhay eh, no? Dalawang trabaho na nakikita mo, doon ka na-expose ng bata ka. Ah, kapag ka babae, magna-nurse. Diba? Kapag ka lalaki, magpapare. Parang ganun yung orientation sa akin noon. Pero kapag ka tumatanda ka, nag-iiba yung ating mga interes sa buhay. Nakikilala natin, ano? Yung sarili pa natin. Kaya yung dalawa kong kapatid, nag-nurse. Tapos sabi ko, ala, bakit kaya yung isa kong ate yun, sinundan ko, si Ate Nina, bakit kaya siya nag-business course? Sabi ko, ano namang alam niya dyan? Eh, pamilya kami ng mga nurses, priests, doctors, ganyan. Ano alam niya sa pagbi-business? O yan, pero dun siya magaling. Dun pala siya nag-excel sa business. Totoo. So, dapat lawak-lawakan pa natin. Kinalanin natin na mabuti yung mga anak natin, okay? Alamin natin kung ano mga gusto nila sa buhay. Para naman, ma-feel nila na, ay, importante yung mga desisyon na gagawin ko para sa mga magulang ko. Alam, makakarga nila paglaki nila yan eh, di ba? Yung iba, pundasyon ng batang inaalalayan ng mga magulang, inaalalayan, hindi kinokontrol, di ba? Doon lang dapat yung ano eh, yung responsibilidad ng mga magulang. Alalay lang po, wala tayo doon sa tayong magde-decide para sa kanila. Yan. Kaya naman para sa katanungan at sa kahilingan ng ating letter sender na si Jimmy, 'di ba? Narinig mo naman ang mga sinabi ng ating mga kapamilya. Ito naman ang masasabi namin, Popoy at Bettina. ...106 ang oras natin sa buong Philippines, kapamilyang kamorkada. Ako naaawa ko para sa anak nitong si Jimmy. Sana sa pamamagitan nito, ma-impluensyahan natin siya kahit papaano. No? Nung makinig naman kahit papaano sa boses ng anak niya. Tahimik lang yan, pero merong binubulong yan eh, na something sa'yo na sana eh, mapakinggan mo at makita mo. Malayong malayo yung interest niya sa bagay na pinupush mo sa kanya, sa pinuforce mo sa kanyang gawin. Diba? Napakalayo. Doon pa lang sana nakita mo. Diba, na hindi talaga linya ng anak ko ang pagluluto. Minsan kasi tayo mga magulang, ako pa. May mga magulang talaga na ang tingin nila sa mga anak nila, extension of themselves, diba? Na hindi nila nakikita na ibang tao yung anak nila. Iba yun, ibang tao, may sarili silang goal sa buhay, may sarili silang dream. Sana sinusuportahan natin, i-motivate natin sila para makuha kung ano man yung pinapangarap nila. Huwag nating patayin yung pangarap ng bata dahil sa may gusto tayong gawin na gawin nila, okay? Hindi sila extension ng mga pangarap mo, ganyan. May sarili po silang desisyon. So good luck, Daddy Jimmy, sana ngayon eh medyo kahit papaano ma... malinawan ka. Kung gusto mo naman na ipagpatuloy yung pamana ng mama mo, pwede naman siguro doon sa pinakamalapit na tao sa'yo, doon sa taong may interest talaga, na kunin kung ano man yung knowledge na ipinasa sa'yo ng nanay mo, yung recipe ba o kung ano man yan, pwedeng ituro natin doon. Okay? Para hindi lang mapatay o mamatay yung pamanang yon, yung legacy ng nanay mo. 108 ang oras natin sa buong Philippines. Yan ang masasabi ng ate. Yeah, very well said, no? Bettina, yan din halos yung gusto kong sabihin na wag natin bilang mga magulang. Jimmy, at sa mga katulad ni Jimmy, alam ko na meron tayong mga pangarap para sa ating mga anak. Alam ko na talagang igagapang natin, gagawin natin ang lahat para mas maging maginhawa, 'di ba? Ang buhay at sa tingin natin ay mas maging masaya ang ating mga anak. Oo, nandoon, 'di ba? We mean well. Totoo 'yan. Yung concern natin nandiyan. Pero sabi nga, ang isang tao na wala naman talagang interes doon sa kanyang ginagawa ay hindi naman magiging the best. Diba? Doon sa kanyang kung anumang gawain yan. Kung anumang trabaho yan, pagluluto, pagbi-business, or kung anuman. Diba? Kung wala talaga doon ang interes niya, hindi siya magiging successful dyan. Diba? Kaya huwag nating pipilitin. Pero alam nyo, meron din naman, ito bibigyan lang kita ng pag-asa, Jimmy. Diba? Hayaan natin. Diba, hayaan lamang natin na ang anak natin ay mag-explore din sa kanyang mundo. Dahil nag-iba na rin ang panahon. Nag-iiba na yung sa tingin nila ay mas dapat nilang ginagawa. Mas yung iba
nag-iiba yung sa tingin nila ay kaya nilang gawin. Diba? Hindi sa hindi nila nare-respeto ang nakaraan. Diba? O yung pamana ng inyong lahi. Hindi naman sa hindi nare-respeto, it's just that nag-iba na ang panahon. Nag-iba na yung kaya nilang i-offer. Diba? Kaya naman pagbigyan natin sila. Diba? After all, kung hindi sila maging successful doon, sigurado ko yung mga itinuro mo sa kanya noon, 'di ba? Yung mga itinuro mo ay magagamit niya pa rin naman in the future in case of emergency. Magiging fallback niya pa rin 'yan, 'di ba? At marirealize niya sa sarili niya na okay, sige, pinagbigyan ko yung pangarap ko, pero subukan ko nga yung pangarap din sa akin ng magulang ko. Oh, eh kung hindi ako naging successful dito sa ipinipilit ko noon, nag-aaway pa kami ni tatay, eh subukan ko. Eh baka nga meron akong gift. 'Di ba? Sa pagluluto, sa paghahain, sa paghahanda para sa hapagkainan ng mga tao, you let them realize, 'di ba? Huwag natin silang huwag tayo masyadong maging rigid sa ating after all, you don't make plans for other people, 'di ba? You can always make plans for yourself, 'di ba? Pero huwag kang gumawa ng plano para sa ibang tao, 'di ba? Hindi ikaw ang may hawak ng kanilang kinabukasan. Tayong mga magulang, nandito tayo para sila ay gabayan, para bigyan ng payo at palakasin ang loob. Hindi tayo dapat ang mga unang kumukontra, 'di ba? Doon sa mga oportunidad na sa tingin natin ay gustong makamtan at gustong subukan ng ating mga anak. 'Di ba? Just be there, 'di ba? Win or lose. 'Di ba? Maging successful man o maging failure siya, nandito lang ako anak. 'Di ba? Susuportahan kita. 'Di ba? Kaya naman sabi ko sa iyo kanina, ganyan din ang mga magulang ko noon, 'di ba? May mga pangarap sila pero mga kahilingan lang 'yon. 'Di ba? They're just making suggestions to us bilang mga bata, pero hindi sila nag-i-impose. Hindi sila nag-i-impose na ito ang dapat mong tahakin, ito ang dapat mong gawin, ito ang dahil successful tayo dito. No. 'Di ba? Dahil ibang tao sila. Lumabas lang sila sa atin, naging channel lamang tayo ano ng biyaya ng Panginoon na naging channel lang tayo at lumabas sa atin ibinigay ang isang individual, ang isang anak sa pamamagitan ng iyong anak, pero I'm telling you kahit gaano mo kamukayan, kahit gaano mo siya kawangis ay ibang tao pa rin siya. 'Di ba? Iba na yung lipunan na ginagalawan niya. Kaya naman, irespeto rin natin yung mga bata sa kanilang mga pangarap. Nice! Oras, 1:12 ka pamilyang kamorkada. Pero kung gusto niya i-immortalize talaga yung heirloom dish ng kanyang mother, pwede namang sulat mo sa libro. May mga kakilala tayo, di ba? Yung lola ni ganito, Isabel Daza ba yun? Nakalibro yung mga putahin niya. O, di ba? Nagagamit na ng maraming tao. Yung credit sa kanya din naman napupunta. Kay lola din naman, di ba? So, mga ganun para. Gusto ko yung sinabi ni Bettina, no? Sa pinakamalapit yung kamag-anak, yung may interest talaga, edi sa kanila mo ipamana. Di ba? Kung maisusulat mo yung ituro, sila may interest . Para mas marami pa yung mas dumami pa talaga yung makaalam, 'di ba? Okay lang yung mga bata at least nasa loob pa rin ng pamilya, 'di ba? Kapamilya niyo pa rin, kamag-anak pa rin. Yarn, tuloy lang sa pangarap natin mga kapamilyang kamorkada. Ano't anuman, wala dapat nahahadlang sa kung anuman ang gusto natin gawin sa buhay natin, okay? Kahit kung mga magulang natin yan, ilaban natin mga beshiwap, okay? Dreams natin yun, di ba? Goals natin sa buhay. So go, buhay natin yan. So tayo magde-desisyon. Ako po yung nag-iisang ate girl, ate mong maganda, Bettina Briones. At syempre mga kapamilya, no, keep on sharing ang ating live streaming bagaman patapos na, aba para doon sa mga mamaya pa manonood sa atin, ano, sa ating napakagandang topic na naman ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ako naman po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, nagpapaalala, stay healthy, stay safe, and of course, stay happy.